Na-inquest na ang mahigit 100 nahuli sa umano'y scam hub sa Pasay City. Saksi, si John Consulta. Eksklusibong humarap sa GMA Integrated News, si alias Jenny, isa sa mga inabutan sa ni-raid na umano'y scam hub sa Pasay City. Nitong Abril, kasama si alias Jenny sa mga sinagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, DFA at DOJ sa Myanmar matapos tumakas sa mga scam hub doon. Doon kasi sir, ang daming bawal. Tapos bawal lumabas. Tapos nananakit po kasi sila doon sir, kaya binigad po kami sa araw. Tapos puro mga squats, ganun. Pagbalik sa Pilipinas, nakakita raw siya sa FB ng isang ad para sa job opening na tinatanggap kahit lagpas 30 anyos na. Ang trabahong tinakasan niya sa kamay ng sindikato sa scam sa Myanmar, siya palang babalikan niyang trabaho dito sa Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito, admin na siya ng isang floor para sa kumpanya. Wala naman po akong alam na illegal po ito. Pero sabi kasi legal daw talaga to sir kasi license po siya ng PAGCOR. So nag-apply po ako as admin na hindi nakagaya doon sa Myanmar. Kanina, nakaharap ni alias Jenny ang mga tauhan ng DOJ na sumagip sa kanya na di na iwasang madismaya sa kanilang pagkikita sa loob ng inoperate na scam hub. Kasama si alias Jenny sa kinasuhan sa pagkakataong ito. Napapasalamat po ako na nailigtas po niyo po kami doon sa Myanmar. Umingi din po ako ng sorry kasi nandito pa din ako, tapos nagkita pa tayo dito. Yun sir, pasensya na lang po, tapos sorry. Kailangan kong buhay yung anak ko, ako lang kasi mag-isa. So kailangan magtrabaho. Ayon sa DOJ, may susunod pang mga operasyon laban sa mga scam hub na nagpapanggap na pogo. Na-inquest na ang 87 Pilipino at 20 Chinese sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code at Cybercrime Prevention Act habang pinoproseso pa ang ibang mga inaresto sa operasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.